Anak ng teteng, bakit laging nagpo-focus-focus tong ano? Hayop na yan. Hindi nasisave yung settings eh. Lang yung OBS to eh. Ano ba to? Configure. Tapos tatanggalin yung focus. Yan. Yon mga kaibigan, kung mapapansin nyo, kagising lang natin, gulo-gulo pa ng buhok. Kamukha ko naman si Elvis eh. No? Elvis Presley. Okay. Ang i-review natin for today, mga kaibigan, eh itong stupid rap, no, ng mob. Abaddon, Kial, and Smugglaz. At itong silang tatlo lang. Wala dito si Boss Mike. Ewan ko kung bakit, pero sa tingin ko, ano eh, may ibang plano. Merong solo. Kung natatandaan nyo, merong pinost dati si Boss Mike na My Game Part 3. Ultimatum, yun yata yun. So, parang yun nga, divide and conquer. Merong solo, merong tatlo, may solo uli. Katulad din ng ginagawa ng Salbakuta, no? Merong solo, merong tatlo sila. Yung album ng Bone Tags, kung mapapakinggan nyo, meron doon dalawa lang sila. Meron doon kompleto sila, meron doon isa lang. Parang ganun yung nangyayari dito. Hindi laging precise yung bilang at bago ang lahat. Maraming salamat sa Roots 1048. Again, nagbabalik Roots 1048. Maraming salamat sa pag-sponsor sa video na to. Alam nyo na kung saan nahanapin ang Roots 1048. Panoorin natin yan, yung mga bago nilang ilalabas. So subscribe natin Roots 1048. Maraming salamat. At back to the game. Matagal naman na ito. Grabe naman kasing ads to yo. Isa't kalahating minuto, hype na yan. So yun, natapos na yung ads. So stupid rap, Abaddon, Kial, and Smug. Character illustration by Poglans Regalado. Familiar. Dahil at lyrics, video animation by Vance Cadiente. At sila rin yung mga nasa likod nung iba pang animation at illustration, pati lyric video sa ibang diss track ng mob. Oy, mali pala yung account na gamit ko kay Bay. Palit tayo account. Kaya pala, hindi nakasubscribe. Subscribe ko na nga to. Balik tayo sa account ko. Yan. Okay. Grabe talaga pangalan nito. Hindi pambata eh. Oh. Jotikol. Si Smug yata nagpangalan kaya Papa John ng Jotikol. No? O sige, review na natin. Uy, alam ko to ah. Ito yung parang revised version ng Stupid Love. Parang ano pala to? Parang parody. Parody. Na diss. In short, parodies. Ayan. Itong kandang to, mga kaibigan, tawag dito, parodies. Ito yung agagayahin mo yung isang obra ng kalaban at ititira mo sa kanya. Way back, mga kaibigan, maraming gumagawa ng parodies na nasaksihan ko yung parodies na to sa laban ni Shubaldi at Mr. Naz ng BF Pro. No, kung ano yung rhymes na gamit, yun din yung gamit nung kabila. Ang pagkakaiba lang ng parody sa parody, syempre, yung parody more on ano yun, more on comedy yun, na iibahin mo yung tema with a humor, kumbaga. Pero ito, parodies. Ito naman, diss naman talaga. Okay, may bago tayong subgenre ng rap na tinatawag nating parodies. Okay? Mad Kiki, Charlie Wack. So ayun ha, 'yun yung mga bansag ng mob sa Salbakuta. Jotikol, Mad Kiki at Charlie Wack. At meron din naman bansag yung Salbakuta sa kanilang tatlo. Si Kial, ang bansag sa kanya is Unga. Si Smug eh sausaw. Si Abaddon, ano ba kay Abaddon? Abading ba? At kay Boss Mike eh bonjing. So bansagan sila, batuan sila ng ano. Ang tanong ko lang, ang nasa isip ko, mga kaibigan, kung ito ba kung itong mga to ay tatatak sa kanila, anong mangyayari kapag personal mong tinawag dun sa artist yung kani-kanilang mga bansag? Halimbawa kay Papa Joe, kung merong gig si Papa Joe, tinawag mo siyang Jotikol, no? Ano kayang mangyayari? Or si Kial, no? Personal, tinawag mo sa kanya yon, ano kaya mangyayari? Medyo ingat-ingat tayo sa pagsasalita sa personal, mga kaibigan, dahil ang mood ng mga tao ngayon e paiba-iba. Pwedeng palagpasin yan. Pwede rin namang kung medyo mainit ang ulo ng artist, maging Tupac Days tayo. So,
mga fans, easy lang kayo, easy lang kayo. Pa yung mga bansagan na to eh sa ano lang, sa ipagpaubayan na natin to sa mga naglalaban, okay? Nung humanga ako sa inyo, kala ko talaga mga mahusay. Paano kong magsiastagan at naganap para bang tunay ang titibay ng pagmamukha kung makapamintas? Eh kayong ang tatlo ang pinakawak na rapper sa Pinas. Woo! Unang 4 bars, meron siyang inano dito, diniin. Meron siyang idiniin. Eh kayong tatlo ang pinakawak na rapper sa Pinas. Ay ay ay, Benson. Okay, tuloy. Wak na rapper sa Pinas. Fuck you times 3. Salba coach in the place to be. In the place to be. Ayan. Minamak ng mob yung laging sinasabi ng Salbakuta, no, in the place to be. Hindi ko alam kung sino nagpauso ng in the place to be. Ang alam ko galing pa yan sa US. Parang ano yan, parang ang meaning niya parang we're here, parang ganun. In the house, no? In the building, in the place to be. Okay? Yan yung meaning niyan. Galing pa yata yan sa US kung di ako nagkakamali, at inadapt ng iba't ibang mga rapper sa buong mundo. Pero hindi ako eksaktong sure kung sino ang unang nagpauso nun. Malamang mga ano yan, mga kasabayan pa yan nila KRS, no? Sa ganung panahon. Salba coach in the place to be. Mga takot, sige lang hakot pa ng mga bot at kakampi. Dami ng YouTube views, yow, don't tell a lie. Hey, magigay Charlie, wag ba merong kang binibigay na ito, tanong, nagtanong siya. Meron daw bang cut si Tata Mad tsaka si Tata Charlie doon sa YouTube ano na Salbakuta. Usually ako kasi kapag meron akong pinroduce na kanta, hinahati-hati ko sa artist. Medyo mahirap kumputin kapag ikaw yung producer. Usually sa producer pwede kang kumuha ng 70% or 30%. Sa mainstream, mga kaibigan, yung producer's fee karamihan, ay teka, may kumakatok. Okay, balik tayo. Nandiyan yung nanalo ng t-shirt. Malapit lang pala siya, no? Taga-Kainta. Nagbike siya papunta dito sa sa Pasig. Okay, tuloy tayo. Ano na ba sinasabi ko? Ayun. Sa mainstream, mga kaibigan, meron silang tinatawag na na producer's fee. Minsan kapag yung artist ay kakanta na lang, no? Nandiyan na yung compose, nandiyan na yung beat, no? Nandiyan na lahat. Bayad na lahat. Ang minsan ang bayad sa artist umaabot ng 8% to 11%. Mga ganong range, mga ganon. Pero pwede mag-iba yan. Depende yan sa usapan. Pero yun lang yung alam kong range ng bayad sa artist kapag ready na lahat. Pero kapag may producer, pinroduce mo yung beat, ikaw yung nag-edit, sila naman yung nagbigay ng lyrics. Usually, 50-50. Pwedeng 50-50. Yan ang pinaka-common. Pwede rin 30% tapos 70% sa artist. Basta lahat, depende sa usapan. Yan lang yung mga quotation na nakikita ko based sa mga producer na nakakausap ko dati. Pero dati, dating-dating-dati, mga kaibigan, napakalaki ang bayad sa producer. 70% halos ang bayad sa producer. Ganon ka, kasi sobrang mahal kasi talaga ng recording dati. Kung kikita yung kanta, hindi pa sure. Kaya nag-a-advance yung mga producer ng sobrang laking cut. Pero ngayon, digital era, medyo makatarungan na yung 30% para sa mga producer. Yung natitira pang 70, maghahati doon yung artist. Yan yung parang basic way, no? Sa pagpo-produce. Pero depende pa rin yan sa usapan. Kung gusto nyo hati-hati kayo, 33.33% kay lahat, pwede. Okay, balik tayo. Kung binibigay na basa ko na yung mga galawan yung vision. Para sa YouTube may collection, manalang ka ang naging option. Magmumura, sisigaw, feeling po siyang mga bex. Tapos ang banatan may pang 90s at letrahang wex. Mas ginusto nyo namang hate kesa makipag-unite. Para lang sa respetong kailanman ay di nyo nabigay. O kaya kayo met, paano si Charlie Wack? Ba naman ng kagrupo nyo talagang iyak? Stupid! Ayun, no? So talaga sabi ni Benson, no? Eh, yung mga kagrupo mo iyak sa'yo. parang kawawa sa'yo, parang ganon yung ibig niya sabihin dito. Okay, so tuloy tayo sa chorus. Sino kaya nag-chorus nito? Hulaan ko, Benja, bakit ang kumalmo?
hindi ko mabosesan. Sino kaya to? Bakyo kayo, tablo. Buhay mo ay nag-iba nung sa dis na kilala ka. Every hour, every minute, nais mong tumira. Ah, yun yung sinasabi ng mob na parang ano, parang yung dis lang daw yung nagpapabuhay sa kay Papa Joe, no? Kapag may dis, tsaka lang siya lalabas. Pero kapag normal na kanta daw, parang wala siya. No, yun yung issue na binabato sa kanya ng mob. Yan. So ito, binato ni Kial sa kanya, yung buhay mo ay nag-iba ng panibagong anggulo. Mong tumira, kaso ikaw ang nakain kay kanino magtanong. Between you and skills, until the break of dawn. No one else comes close, pangako nyo dati diba. Ngunit napatunayan nyo ba nung umalis na siya. Pinagtapat kay Mel na siya yung mas magaling. Pero walang magagawa kundi si Barney ay hadahin. Halos ang mukha ng mga fans nyo nalukot. Kunwari yung Mel pala, si ano yun, si Tata Vendetta. Yan, si Tata Ben. Kung bakit nawala si Vendetta sa Salbakuta, eh mahabang kwento yan. Itatakil natin yan sa ibang vlog. Pero sobrang daming side ng story nung istorya na yon. Pag-alis ba? Pagkawala? Pagpapahalis? Parang ganun. Hindi natin alam kung umalis, kung inalis. Ano ba sa tingin nyo? Kunwari siya yung second verse, pilit pinapaikot. Gumawa kayo ng ibang kanta, ngunit kayo'y bigo. So ito, yung ang kumakanta ng second verse. Ay, oo nga no, wala na yung dalawang verse. Tanging si Tata Madkila na lang yung natira dun sa Stupid Love. Kasi second verse nun si Vendetta, at third verse naman nun eh si Idol Nasty Mac. Okay? So dun sa original na Stupid Love, si Madkila na lang yung natitira. At kapag kinakanta siguro nila, ito, napansin nga ni Kial, kapag kinakanta nila yung Stupid Love, ang second verse daw ay si Papa Joe. Kunyari siya yung second verse. Okay? Sino naman ang nagta-third verse? Malamang siguro pwedeng audience yan. Dahil sino ba naman din nakakaalam ng verse ni Nasty Mac? Pinapaikot, gumawa kayo ng ibang kanta, ngunit kayo'y bigo. Sa kahihiyan ni kay tila bilanggo. So yun, no? Yung ibang kanta daw na nilabas nung ano ba to? Salbakuta Reborn ba tawag dito? Alam ko yung Reborn, iba yun eh. Ito parang new ano to eh. Parang New West, no? Gumawa daw ng kanta yung New West Salbakuta, pero hindi daw nag-click. Kayo'y bigo. Na tapatan yung phenomenal hit. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ni Kial, kung ano yung ibang kanta. Pwedeng yung next album, no? Pwedeng yung next album nung Salbakuta, or yung mga album ay or yung mga single na nilabas nung Salbakuta sa digital era, no? So parang hindi sumapat dun sa pinakaunang album ng Salbakuta, which is yung Ayoko ng Ganitong Life. Yun yung yun yung pinakamalakas na album na sales ng Salbakuta. Tapos gumawa kayo ng ibang kanta, ngunit kayo'y bigo. Yun ya, anong kanta? Yun siguro yun yung mga kanta after nung album ng Ayoko ng Ganitong Life. Hindi na daw na sustain ng Salbakuta yung dati niyang hype. Kayo'y bigo sa kahihiyan ni kay tila bilanggo. Tumingin sa salamin at sa muta mo ay magpunas. Literal ka. Baka may muta ako. May mga muta pa naman din natatanggal kahit ganun-ganunin mo. Muta mo ay magpunas. Literal ka na naging what? Panakit putas. Pero bago ang lahat ay ipagtapat mo na. Nagkaroon ka lang ng karir nung nawala si Benitera. So yun, ang sabi ni Kial, mga kaibigan, nagkaroon ka ng break nung nawala si Tata Vendetta. So itong buong ano na to, itong buong this track na to, ang sabi ni Kial, kaya ka nandito pinakikinggan dahil wala si Tata Vendetta. So tuloy natin. Bakit ang kumpal mo? Stupid drama. Bakit ang cute-cute mo? Stupid. Bakit ang wak-wak mo? Stupid drama. Wait, bago tayo tumungo sa last verse, no? Tingnan ko nga muna yung ano nito, yung status ng okay, so hindi siya kinlame ng Viva.
Kung ang pagkakatanda ko ang Stupid Love eh sa Viva. One thing about gusto ko sa sa mga producers ng Mob, no, nababali nila ng eksaktong-eksakto yung timpla para hindi siya ma ano, hindi siya para ma-disregard niya yung robot ng YouTube, no. Hindi ma-convert na cover. Meron tatlong paraan para ma-i-upload mo yung instrumental ng meron kang pinaggayahan. Unang-una, i-declare mo na cover song 'yon. Ang gagawin ng bot ng YouTube, gagawin niyang split yung revenue. Kung cover song siya, i-split niya 'yon, yung ibang revenue mapupunta dun sa artist at yung ibang revenue mapupunta sa iyo. May ganun na. At meron namang yung pangalawang klase is yung kukunin nila lahat ng monetization mo. Lahat ng ads na lalabas doon dederecho sa artist. Yun yung tinatawag na copyright claim. Copyright claim tawag doon. Okay, pero safe pa rin yung channel mo doon sa strike. Hindi siya may strike, okay? Copyright claim tawag doon. At pangatlo is yung parody. Ang pagkakaalam ko sa parody, mga kaibigan, yung parody hindi siya sakop nung copyright, no? Pag parody is ligtas siya. Hindi ko lang alam. Pag parody, ligtas siya dun sa copyright. Pero hindi ko lang alam kung ano na ang rules ngayon ng mga nagpa-parody. Okay? Kasi naalala ko dati, nung pinaparody yung nakakamiss, hindi yun nakuha nung Warner. No? So, parang ganun. Parang ganun yung ruling pagdating sa parody. No, hindi siya apektado nung mismong copyright claim pag parody. Pero kailangan mo talaga, meron ka ring effort din na gagawin syempre. Yung beat hindi mo kokopyahin talaga yung mismong areglo, yung mismong nota nung pinaparody mo na kanta. Syempre iibahin mo rin, iba yung lyrics mo. So iba rin yung kailangan mong gawin. Bibigyan mo rin ng hindi mo pwedeng gawin na kukunin mo yung instrumental sa YouTube tapos gagawin mong parody. Ang lalabas nun, mga kaibigan, is copyright claim ang mangyayari kapag ganun. So kailangan mong baguhin din yung beat. Okay? So tuloy natin. Bakyo kayo tatlo. Saan nga ba hahantong ang tatlong ito? We just want respect ulol, sinong ginago nyo? And it took a long time bago nyo pa ma-discover. Nasahan mo yung rap game, kayo ang na-game over. Naaalala nyo pa ba? Mukhang tanga kayo na nagrararap sa mang kayo magpunta. Si Mad Kiki Charlie Bag mula ulo. Mukhang paadi matanggap na verse lang ni Kuya Mandy nagdala. That punchline. Mabigat tong punchline na to. Kayo, tatanungin ko mga kaibigan. Based sa sarili nyong opinion. Ang Stupid Love ba, mga kaibigan, sino ang nagdala? Kasi marami kasing nagtulong-tulong para dyan sa kanta na yan. Nandyan yung beat, no? Which is si Master Jojo. Beat ba yung nagdala? Lyrics ba yung nagdala? Artist ba yung nagdala? Producer ba yung nagdala? Which is si Lodi Kuis. No, marami. Sa tingin nyo, sino ang may pinakamalaking ambag para dun sa kasikatan ng Stupid Love? Si Master Jojo Espino ba? Si Lodi Kuis ba? Si Tata Charlie ba? Si Tata Ben ba? O si Tata Madkila? No, what do you think? Sa tingin nyo, sino nagdala? Or yung mga radio stations na nagplay? Kasi wala pang wala pang YouTube noon eh. Sino ang may pinakamalaking ambag o kung pantay-pantay sila? What do you think? Timatanggap na verse lang ni Kuya Mandy nagdala. Kinukusinti daw ang mga bago ay mali. Una, Jotikul, bal ka naman palagi. Daming dahilan ni paano di makasabay. Parang lasing na tito lang na naghahanap ng away. Lasing na tito. Nagkaroon na ba kayong titong ganun? Yung paglasing na, yung parang ano yan, sino yan? Hoy! Anyway, tas biglang aawatin ng mga huwag na, palampasin mo na yan, bata yan, estudyante yan. Nagkaroon na ba yung titong ganun?
Hanap ng away, lahat na lang ng bagay laging big deal sa inyo. Kaya sige, kahul lang kayo na parang aso. Lahat na lang ng bagay laging big deal sa inyo. For example, no, for example, siguro yung tinutukoy dito ni Smug is yung opinion ni Loons, no. Parang yung opinion lahat naman tayo may kanya-kanyang entitled tayo sa kanya-kanya nating opinion na magbigay tayo ng opinion sa ibang tao or sa ibang bagay, sa mga bagay na gusto natin bigyan ng opinion, no. Parang sinasabi ni Smug sa inyo, big deal lahat kahit opinion ng ibang tao. So, at yung opinion naman na yun, mga kaibigan, eh medyo ano yan, medyo malawak din ang usapin pagdating sa opinion. Dahil pag nagbigay din ng sariling opinion yung kabila, sasabihin na ito, opinion din namin. So parang ganun. Nalalawakan ako sa, pag sinabi mo kasing opinion, hindi lang basta opinion yan as is. No, may ano pa dyan, may debate dyan. May debate sa loob niyan. May away sa loob niyan, no? May ano ya, may asaran sa loob niyan pagdating sa, pag sinabi mong opinion. At yung ibang opinion mo, mga kaibigan, pag sinabi mo naman yung sarili mong opinion na sa tingin mo ay tama, sa ibang tao naman, sa tingin ng ibang tao ay mali. May mga ganong klaseng opinion. Like ganto. Bibigyan ko kayo ng sample ng opinion na pwedeng tama, pwedeng mali. Kung talagang mahal mo, papakawalan mo. Okay? Pwedeng tama. Pwede rin namang mali sa pamamagitan ng kung talagang mahal mo, ipaglalaban mo. So, parehas tama, parehas mali. Depende sa sitwasyon. So, yan yung mga opinion na parehas tama, parehas mali. So, balik na tayo dito. Lang kayo na parang aso, halatang mga cloud chaser lang kaya nag-iingay, pero respeto ko ay sa tunay lang binibigay. Damn, napaka-stupido ng tatlo na ito. Kakupalan, kaya bang ang lakas sinalo ninyo? Inaway nyo lahat kundi ba naman kayo abnoy? Pero teka lang hoy, binaon kayo ng rugby boy. Ito yung sinasabi kong acceptance na ginawang punchline. Okay, may mga ganong klaseng rebuttal, no? A-accept mo sabay punchline. Isa sa mga example ng a-accept mo yung tira sa'yo. Kunyari kay Smug, naririnig ko to kay Smug eh. Yung pag tinira yung ilong niya, no? Parang sabi niya, etong shotgun na to, etong ilong na to, parang shotgun na 00, no? Etong ilong na to, ito yung asset ko. Parang ganon. Si Saito, may ganon din. Acceptance, no? May mga acceptance na punchline. May mga acceptance siya na tinatanggap niya yung tira. Pero sa pagtanggap ng tira na yon, nagiging punchline. Like ito, pero teka lang hoy, binaon kayo ng rugby boy. Itong word na rugby boy is negative to, no? Na-convert ni Smug ng positive by adding the thoughts na binaon kayo ng rugby boy. Rugby boy lang ang bumaon sa inyo. Nagiging punchline siya. Okay? Parang ganito. Ikaw wala kang pera. No, sinabihan ka wala kang pera. A-accept mo yung punchline na sinabi sa iyo. Oo, wala akong pera, pero mas masarap yung kinakain ko sa iyo. Dahil ako ay magsasaka. Okay? Mas malusog yung kinakain ko sa iyo. Mas masustansya yung mga kinakain ko sa iyo. Kahit ako'y walang pera, hindi ako ganung kayaman, hindi naman ako kumakain ng mga pagkain na nakakasira ng kalusugan. Parang ganon yung example ng acceptance converting into punchline. Pwede nyong magamit yan sa rap, pwede nyong magamit yan sa rebat, pwede nyong magamit yan sa diss track, yung ganyang klaseng technique. Napakalawak ng pagsusulat. Napakalawak ng anong bang tawag dito? Panitikan, no? Unlimited learning 'yan, yung panitikan. Kahit ano pwede mong gamitin diyan na punchline, na weapon, na kung ano-ano. Okay, tuloy. Boy, kaya nananaghoy ko lang na lang magsiiyak. Lord, kunin mo na tong takot, balik mo na lang sinastima. Shucks. Naalala ko 'to, yung gandong punchline, no? Nung umuuso yung mumble rap sa Amerika, no? Kunin nyo na to yung mga nagmamumble, balik nyo si Tupac.
may ganung punchline. Meron din naman ako mga nakikitang post, no. Kunin niyo na to si ano, balik niyo si Francis M. Etong sinabi ni Smug dito, mga kaibigan, is yung ganung klaseng thinking, no? Na paghahambing din kasi yun eh. Na nakikita ko yung ganung klaseng punchline sa paghahambing, na ibig sabihin, walang silbi to, ibalik mo yung may silbi. Okay? Lord, kunin mo na tong tatlo, balik mo na lang si Nasty Mac. Rest in peace, Idol Nasty Mac. No, isa sa mga pinakamagaling na rapper nung panahon niya, nung era niya. At hanggang ngayon, mga kaibigan, kung bubusisiin mo yung lyrics niya sa Stupid Love, eh napaka high level pa rin. Hindi pa rin kayang tapatan o higitan nung ibang mga rapper. Okay? Sobrang high level, sobrang futuristic, sobrang lagpas na sa classic eh. Yun yung classic na futuristic eh. Yung mga lyrics ni Nasty Mac. Meron kasi tinatawag na classic lang, no? Pag napakinggan mo eh, classic, maganda, hindi namamatay. Pero na outdate na yung technique na ginamit. So parang hindi na ginagamit ng mga tao yung ganung technique. May ganung klaseng classic. Ang classic naman ng lyrics ni Nasty Mac eh yung technique niya is pwede mo pang i-revise, pwede mo pang gamitin hanggang ngayon, hanggang kahit kailan mo gusto, dahil yung ganung klaseng lyrics, mga kaibigan, is sobrang advanced na nung panahon ni Nasty Mac. Yun yung nakikita ko sa pagsusulat ni Idol Nasty Mac. Sobrang advanced din siya magsulat na hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, mahirap tapatan yung lyrics niya 20 years ago. Ganun kagaling si Idol Nasty Mac. Okay? Lang si Nasty Mac, inaamin ko na minsan pinakinggan ko sila, pero ngayon pinapakyo ko na. So yun, oh, inaamin ni Smug naman. Kahit naman sino siguro, pinakinggan din namin yan nung bata kami, Stupid Love. Naging anthem yan ng bawat streets dito. Naging anthem ng mga patok na jeep. Naging anthem ng radio station, no? So yun yung sinasabi ni Smug. Inaamin ko, pinakinggan ko yan. Pero ngayon, pinapakyo ko na. Parang naalala niyo yung quotes na yung tungkol sa rival, no? Dati pinapakinggan lang kita, ngayon ka-rival na kita. So ganun kataas yung inangat ko. So yun yung thoughts na binibigay ni Smug dito. Galing ka dun sa era na napakinggan mo sila dati, no? Sobrang wow yung achievement. And then ngayon kalaban mo na. Parang sobrang taas nung ni-level. So yun yung thoughts na nilalagay dito ni Smug dun sa huli. One thing about this song, ang haba din ng katulad ng Stupid Love, mga kaibigan, ang haba din ng outro. Mahaba rin yung outro nun eh. Sulit din nga sa video kayo yun eh. Halmo, Stupid Love. Hit ang cute mo. Bakit ang wak-wak mo? Bakyo kayo tatlo. Ang kulit ng no? Ano bang tawag dito sa gantong klaseng animation? Naalala niyo yung pag sumasakay kayong taxi, yung bulldog doon na gumagano yung ulo. Anong tawag doon? Parang ganun yung animation. Akit ang cute mo. Bakit ang wak-wak mo? Bakyo kayo. Ayan si OG1 ga. Eto si Respect, yung babae. OG1, oh. Yeah, shoutout kay OG1, ah. So, nakakuha daw ng respect, oh. Ay si OG1.
At yung tatlo eh sinantabe. Yun yung pinapakita dito ng animation. Kumikinang pa yung OG1 eh. Oh. OG1, kaibigan. So yeah. Yan na yung review natin for today. Stupid Rap by Abaddon, Kial and Smug. Parodies. Parodies, mga kaibigan. Word of the day. Word of the day. So yun. Parodies at napaka entertaining, no? At napaka ano rin, mabigat din yung ano, yung mga lyrics na nandito. Lalo na yung natandaan ko yung balik mo na lang si Nasty Mac, no? Si Kuya Mandy nagdala. Meron ka bang binibigay dun sa dalawang kasama mo? 'Yon, sabi ni Benson. At yung sabi naman ni Kial, sabi ni Kial eh kunwari siya yung second verse pilit pinapaikot, no? Yung halos mga mukha ng fans nyo ay malukot. At pagkatapos yung ano pa, yung literal na naging what? Panakip butas. Isang napakagandang parody diss. Diss, ano ba? Yun na lang, parody diss na lang. Okay, so yan yung review natin for today, mga kaibigan. Stupid Rap, Abaddon, Kial and Smug. At tignan natin kung anong sinagot dito, no? Nang salbakuta. Isunod na natin yung sagot dito ng salbakuta. At maraming salamat dito sa Bathala para sa aking ano, para sa aking napakagandang gaming chair. Alam niyo na kung saan makikita yan. Kung gusto niyo bumili ng gaming chair na napakamura pero napakatibay. O kung gusto niyo talagang high quality, no? Leather. Meron din sila, marami silang klaseng gaming chair. No? Bathala, nandyan sa description kung saan kayo makakuha. At syempre, maraming salamat sa Roots 1048. Subscribe natin, mga kaibigan, yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa pero nakakapagbigay sa atin ng OPM rap. Yan, maraming salamat, Roots 1048. Okay? Nandyan din sa description kung paano nyo sila masusubscribe. At yan, yung review natin for today. Stupid Rap, Abaddon, Kial and Smug. And I'm out. Peace.